So, Mari, we have to go. My son has to rest, okay? Oh, when you get back, makikita-kita tayo, ha? Okay, see you. See you. Bye, Mari. Bye. Oh, what's wrong? Dala, hindi naman airport ang pupuntahan natin. Oh, Daria, wala akong enerhiya magpaliwanag sa'yo. Yung chichir, bakit ba kinakawain yung chichirya ko? Sungit ba? Doris, you like? Gary, wanna have some? Uy, Gary, Doris, hindi pa kayo kumikilos. Paano, may LQ yan. Ang LQ? LQ? Lover's quarrel, away, tampuhan. Gets mo? May, wala po to. Gary, sinaktan mo ba anak ko? May, hindi po. Hindi ko po kaya gawin kay Honey Bunch yun. Honey Bunch? Honey Bunch? Sorry na. Matuwaran mo na ako, please. Miss na miss na kita eh. Okay na tayo? Hey, thank you. Sorry na. Ayong ganyan, ha? Sorry na, ha? Kapag may tampuhan o alita, dapat inaayos ka agad para hindi na lumala. Sa relasyon, importante ang pagpapakumbaba. Opo. Ate Sonja, alam mo, galing lovers guru siguro. Pwede ba advice mo ko sa boylet ko? Please? Bakit hindi kaya dagdagan mo yung betsy niyang chichire niyan para mahimasmasan ka? Bilisan niyo na, oy! Alika na! Alika na, Rom. Panay ang match. Totoo bang buntis ka? Sa lahat ng sakit na dinulot niyo sa akin. Ngayon ka pa ba mahihiya? Oo o hindi lang. Magkakaanak na ba kayo ulit ni Victor? Pero gusto ko lang malaman mo na kahit na magkakaanak ulit kami ni Victor, hindi ko siya ipagdadamot kay Marcos. Dahil kahit na anong mangyari, tatay pa rin siya ni Marcos. Salamat sa concern mo kay Marcos. Pero kahit mag-anak kayo ng sampu, si Marcos pa rin at una ang panganay na anak ni Victor. Yang magiging anak mo, intindihin mo. Dahil kapag hindi gumaling si Victor, wala siyang kamumulatang ama. Yun, please. Wala pa rin malay si Victor hanggang ngayon. Hindi lang para sa kapakanan ko, kundi para rin sa'yo. Pwede bang tigilan na muna natin to? Days will pass, weeks, years. Hindi titigil ang mundo para lang sa away natin. At sa ayaw at gusto natin, kailangan nating mag-move on. Lalo na sa kalagayan ni Victor ngayon. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede bang isang tabi muna natin lahat ng galit at hinanakit natin? Yvonne, kailangan tayo ni Victor ngayon. Kaya ko makipagtulungan sa'yo para gumaling ang dati kong asawa. Pero hindi para sa'yo. Para sa anak ko. At sa mga anak ni Victor. Salamat. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Hindi madaling magpatawad. Dahil habang nabubuhay ako, nakaukit lahat sa alaala ko ang lahat ng pananakit mo sa akin.
gustuhin ko man, subukan ko man, hindi magagawang manhid ng utak ang lahat ng sakit na nakalatay sa puso ko. Gusto natin. Kailangan nating mag-move on. Bakit naman kailangan mo pang sabihin sa akin mo ang tungkol sa pagbubuntis si Janine? Ano na gusto niyo, Mang? Mga anak yung babae na hindi nalalaman ni ate. Mang, tayo nang aling kakampi ni ate. Eh, imbis na nagkasundo si Janine at yung kapatid mo, ilalaw mo pang ginatungan eh. Di sana nakapagpatawar na sila. Nang may balak ba yung sumunod kay Pedro Calonso bilang santo, ha? Baka nakakalimutan nyo na dahil kay Victor, kaya namatay ang papang, kaya hindi ko makapatawad yung mga katulad ng ungas! Mano na, ano ka ba? Ano ba? Totoo naman, ha? Kung hindi ko makapatawad mo sa ako, hindi. Kahit mamatay siya, wala akong pakialam! Sana dalhin niya yung mga kagaguhan niya sa libing, Nay! Narinig mo yan, Nay? Wala akong pakialam! Sana mamatay na siya! Mano! Anak! Paghihiwalay ninyo eh. Si Marcos. Kailangan ni Marcos ng tatay niya. Kailangan din siya ng tatay niya ngayon. Kahit anong mangyari, Marcos is still a son to his father. Importante sa isang bata ng laki ang relationship niya sa kanyang ama. He needs a father to tell him that he's good enough to be considered as a man. Kailangan niya ng tatay na turuan siya how to handle the pain. Gary. Yvonne, nakausap ko si Felix, ha? Didiposit na lang doon sa'yo yung 100,000 na balanse sa account mo. Total, nabigyan niya na yung paunang bayad ng 150,000, di ba? Tapos sa linggo niya nakukunin yung kotse dahil pupunta siyang Quezon. Sige, salamat. Alam mo, paano na yan? Wala ka ng kotse. Nabenta mo na. Basta, Gary, walang makakaalam, ha? Sikreto lang sana. Lalong-lalo na si Mamang. Pangako sa'yo yan. May one believe ako sa'yo. Pag nalaman ni Victor to, lalong malulungan sa konsensya yun. Isipin na lang natin na parte yun ang naipundar namin. Kailangan na rin yun mawala sa buhay ko. Parang si Victor. Sige, ingat ka. Thank you. It's a
miracle, wala kang cuts and bruises. Ibig sabihin, hindi ka binugbog ni Yvonne. Maayos naman yung pag-uusap namin. Tinanong lang niya kung buntis ako at sinabi ko lang yung totoo. Eh, paano kung malaman ni Yvonne na si Audrey ay hindi talaga anak ni Victor? Maging maayos pa kayang pag-uusap niyo o tatawag na ako ng ambulance in advance? Hindi niya kailangan malaman na hindi anak ni Victor si Audrey. Hindi niya malalaman dahil hindi yun dapat lumabas. Dahil kapag nangyari yun, hindi kakayanin ni Audrey at hindi ko rin kakayanin na nakikitang nahihirapan ang anak ko. Janine, ang pagtatakip ng sikreto ay parang pag-makeup sa tsakang muka. Okay nga, mapagtatakpan mo, pero lalabas at lalabas ng sikreto. Tinan mo ako, walang sikreto. Kaya clear ang conscience ko kasi clear ang pores ko. Talaga? Parang andayin mo ang sikreto eh. Janine naman, seryoso ako. Yung secret na yan, yan ang nakakapangit ng relasyon. Kaya alam mo, tigil-tigilan mo niya yung secrets and lies na yan, okay? Bebe, ang dami pa sa lubong ni Ninong Shakira sa'yo. Oh, pati itong mga chocolates. Kaya alam, baka sumakit naman yung ngipin mo. Akin na lang itong iba. Gusto mo basagin ko yung ngipin mo? Mm. Hoy, di ba diet ka? At hindi ko binili to from Hong Kong para kurakutin mo, para kay Marcos lahat to, no, Haller? Pag galing Hong Kong, kailangan naka-siorts. Marami kang alam? Siya parang hindi naman masaya si Baby Marcos, so... Be, ayaw mo ba yung pasalubong ni Nung Shakira? Gusto ko lang po makasama ang tatay. Masasamahan niyo po ba ako sa ospital? Anak, halika. Alam mo kasi, anak, masailan pa ang lagay ng tatay mo doon. Saka hindi maganda na nagbababad ang bata doon. Gusto mo ba, samahan ka na lang namin sa mall? Kain tayong spaghetti? Dali! Dali! Thank you po. Akyat lang po ako sa taas, ha? Sige. Marcos! Wali. Laos ang pasalubong mo from HK. Ah, Mamang, pakitago na lang po ito para kay Marcos, ha? Ay, at saka may pasalubong din po ako sa inyo. Ay, naku, recycle yan, Mamang. At saka kay Maidon, ito ho. Ay, naku, night market, ang baho. Alam mo, hindi ko bibigay pasalubong mo kanina ka pa eh. Ay, ang ganda ng mga pasalubong mo. Excited na ako dun sa amo. Mamang, ito, Mamang, oh. Salamat. Excited na ako. At salamat din sa pagmamalasakit nyo dun sa anak ko at kay Marcos. Alam niyo, napakaswerte nung anak at meron siyang totoo at mabubuting kaibigan tulad ninyo. Salamat. Naku, Mang. Maliit na bagay lang po ito kumpara sa mga naitulong sa amin ni Yvonne. Simula pa nung bata kami. Alam niyo po yan. Dito na nga ako nagdalaga, di ba? Speaking of which, nasa din si Yvonne? Kanina ko pa yung tinex bago tayo umaura dito, pero wala naman paramdam. Tawagan mo nga, Mimi. Tawagan mo. Wala akong load. Ba yan? Galing Hong Kong. Walang load. Sige nga, anak. Huwag itawagan. Sige po. Anong sabi? Hindi pa rin po makontak eh. Ito naman si Yvonne, oh. Buti pa ang multo. Marunong magparamdam. Janine, umuwi ka na. Kami na muna magbabantay dito kay Victor. Okay lang po ako. Baka po kasi magising si Victor. Gusto ko ako po yung una niyang makita pag dilat ng mga mata niya. Ate Sonj, kaya naman pala niya magbantay eh. Halika na. Kailangan ko mag-beauty rest. Alam mo naman, may iniinom akong anti-aging pill. Bawal sa akin magpuyat ng bongga. Magpasundo ka na lang kay Gary kung gusto mo. Bakit kasi sumama-sama ka pa dito? Ito naman, oh. Mag-BFF na tayo. Alam mo naman, clingy ako sa mga friends. Clingy naman pala eh. Huwag mo na akong iwan dito. Ikaw naman, Janine. Alam kong gusto mong bantayan ang asawa mo 24 oras. Pero makakasamain sa pagbubuntis mo. Sige na, umuwi ka na. Iwanan mo na kami dito. Magpahinga ka na. Pero po kasi... Sige na. Umuwi ka na, alagaan mo yung sarili mo, pati na yung magiging apo ko. Sige po, babalik din po ako kaagad. Excuse me po. Tisong, in fairness ah, yung bagong manugang,
Maganda. Maamo pa ang mukha. Disente. Tsaka mukhang mabait. Actually, sa totoo lang, siya na yata yung pinakamabait na kabit na nakilala ko. Kung di ko lang siya kilala, ganyan-ganyan ang gusto kong mamanugangin. Sige, bye. Mang, sabi ni Albert, nag-off daw si Yvonne. Pero hindi naman nagpasabi saan pupunta. Ano ba naman nangyayari dito sa mga anak ko? Si Yvonne di sumasagot ng tawag. Ito naman si Marlo, hanggang ngayon di pa umuwi. Naku, Mang. Mukhang pinaglihin niyo yata talaga sa layas na paayong dalawa niyong anak eh. Basta ako, Mang. Mars, hanggat hindi umuwi si Yvonne, walang tulugan. Me too. Nako, kahit hashtag zombie mode ako bukas sa dance class ko, kailangan masiguro kung okay si Yvonne. Go ako dyan. Tamang. Kaya ako, ayoko maging madil. Lagi mapasabog. Kaya ako, forever single lady slash career slash woman slash forever slash mamang. Yes. Excuse me. Hindi ka talaga magiging madir. May matres ka ba? Ba't ikaw meron? Papalagay ko pa lang. Sinasabi niyan. Wala ka namang ano. Ma'am! Ma'am Janine, si Audrey po ina-atake ng asma, ma'am. Ano? Audrey? Audrey? Baby, ano nangyari sa'yo? Baby, what happened? Baby, ano nangyari? Bakit siya nagkakaganyan? Anong ginawa ninyo? Ma'am, tanong lang po siya ng tanong tungkol sa papa niya eh. Ayaw po magkakain hanggat hindi nalalaman na okay yung papa niya. Ayan po, kinika na, ma'am. Baby. Okay. Breathe. It's okay. Andito na si Mommy. How are you feeling? Kanina pa kita hinihintay. Saka ba nang galing, ha? Ma, may pinuntahan lang ho ako para makapag-isip-isip. May problema ba? Tingnan mo yung mga kaibigan mo, nakatulog na kahihintay sa'yo. Hindi ka talag. Dino-joke ko lang yung sarili ko. Para naman hindi ko masyadong maramdaman na hinihintay kita buong magdamag. Ano ba yan? Ngayon natulog ako, eh. Shhh! Buong magdamag ka ng tulog, nahingayan ka pa. Ay, natulog ka. Mars! Ay, ito ka na pala. Kamusta? Ano nangyari sa'yo? Wala. Kinailangan ko lang ng oras para makapag-isa. Makapag-isip-isip yung wala akong naririnig na opinion ng ibang tao kundi kung ano yung nasa loob ko. Madaling magalit, madaling panindigan yung pride, pero ako yung iniwan eh, ako yung nasaktan. Pero naisip ko mas magiging madali ang buhay kung bibitawan ko ang lahat at tatanggapin ko ang katotohanan na na pag-aari si Victor. Oo, inagaw siya sa akin. Sinaktan nila ako. Pero si Janine ang asawa. Ako ang ex-wife. Kailangan ko iposisyon ang sarili ko sa dapat kong kalagyan. At yun ay ang maging ina sana.
Simula ngayon, magbabago na ang buhay nating dalawa. Kasi iiwan na lang nanay yung nakaraan. Ito na ang bagong chapter ng buhay natin. Nagising ba kita? No po, Mami. Kaya po ako nagising. Kasi po, I'm kind of hungry na po eh. Pero po, listen lang. Oo nga, mukhang gutom ka na nga. Di bale, gagawa si Mami ng breakfast para sa'yo. Thank you po, Mami. Audrey, I'm sorry kung parating nasa hospital si Mami, ha? Binabantayan ko kasi yung papa mo. Okay lang po, Mami. Basta po, gagaling po si Papa. Tara po, Mami. I'll help you cook po. Sige. Malakas ang laban natin maakyat sa korte ang kaso. Pero matatagal lang tayong mabigyan ng schedule para sa first hearing, given Victor's condition. And I have to remind you, it will take time bago tuluyan nating maipanalo ito. Kaya dapat maging vigilant ka. Should you want to pursue the case? Are we pursuing the case, Yvonne? Yvonne? Inuurong ko na ang kaso, attorney. Kung pinanghihinaan ka, I'm telling you, confident akong maipanalo natin. Pero ano nga ba ho ang pinaglalaban ko? Katarungan? Maparusahan si Victor sa lahat ng ginawa niya sa akin? Nakaratay siya ngayon sa ospital in coma. Di walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya. Does this mean napatawad mo na ang asawa mo dahil sa nangyari sa kanya? Gustuhin ko mang magpatawad pero hindi ko alam kung paano at saan ko sisimulan. Pinipilit kong tanggapin lahat ng ginawa niya sa akin kahit masakit. Sa ngayon, gusto ko na lang muna mag-move on at mag-focus sa anak ko. Well, anyway, sa kondisyon ni Victor ngayon, para ka na rin nanalo sa kaso. Dahil sabi nga nila, magaling na abogado ang karma. I wish you the best of luck, Yvonne. Babalik sa amin. Sa tuwing umaga, umaasa ko'y mumulat mo yung mga mata mo. Minsan gusto kong isipin, nagpapakasyon ka lang. Kesa naman nakaratay ka dito na walang malay. Anak, alam kong maraming pagkukulang sa'yo, umamay. Pero nakikiusap ako. Bumalik ka na sa amin. I have to say, mahina ang 3 million pesos. 6 million pesos po. Kasama na ang lupa at bahay at lahat ng nasa loob ng bahay na ito. Kung sa banko ka mangungutang, aabutin ka ng isang taon bago ka makapag-loan. And I doubt kung makapag-loan ka nga. Lalo na ngayon na marami kang problema sa taxes mo. Naikwento sa akin ang kaibigan mo sa bangko na siyang nag-refer sa akin dito para tignan ko yung properties mo. Kaya hindi po ako sa bangko nag-loan dahil kailangan ko na mas mahabang panahon para mabayarin tong property. Kinaikiusap po sana ako sa inyo. Hindi nyo alam kung gano'ng kahalaga sa akin ang bahay na ito. At babawiin ko to sa inyo kapag nagkaroon na ako ng fund para tubusin ito. You have my word. 5 million. Nababayaran mo sa akin ng 6 million pesos. Kasama na ang interest. Payable within 8 years. Deal?
Mrs. Guevara, kailangan na namin kuhanin si Victor para sa operasyon. It's going to be a very, very, very long procedure. Pero huwag kayo mag-alala. I-update ka namin from time to time. Kayo na pong bahala sa asawa ko. Gagawin namin lahat ng makakayanan namin. Sa tuwing umaalis ka ng bahay. Hinintay kita hanggang sa maging tama ang pagmamahalan nating dalawa. Kaya hindi ako magsasawang maghintay sa'yo na gumaling ka at lumabas ka ng operating room ng buhay. Pero mahal na mahal kita. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal.